pangalang oras ng Himala ang ministeryong Jesus is Our Shield Worldwide Ministries. Ito ay dahil sa mga kamangha-manghang himala ng Diyos na nagaganap dito. At pinatutuhanan ng Diyos ang kanyang salita na oras-oras ay oras ng himala. Sa araw nga na ito ay ating nasaksiyan ang mga dakilang himala ng kagalingan sa kakatapos lamang na Living Like Jesus Sunday Miracle Service. Sa pagpatak ng 3rd linggo ng Setyembre, kung saan naganap ang gawain ng Diyos sa worship center ng main church ng nasabing ministeryo, dumagsa ang mga himala. Makikita mula sa morning service sa pagtayo ng God's End Time Mighty Deliverer na si Prophetess Elena Gacarillo ay bumuhos na ang kagalingan. At mas lalong tumindi ang healing anointing and power na bumalot sa lugar ng mag-minister na ang God's End Time Prophet and Apostle na si Apostle Renato D. Carillo. Iba't ibang karamdaman ang tinuldukan ng Diyos, kabilang dito ang mga bukol na natunaw, cancer na nalusaw, lumpong nakalakad at marami pang iba. Panoorin ang ilan sa mga nagpatutuo ng kagalingan. Man of God, si Nanay Marlene po ay bagong 20 sa lugar nito. Bunga po siya ng telebisyon. Ayon po sa kanya, pumunta po siya dito ng May Goiter. Pero purihin po ang Panginoon, nung kayo po'y nananalangin, kinakapan niya po yung kanyang goiter, wala na po, tinunaw po ng ating Diyos na buhay. May tao mo ba rito, Pilipinas? Listen and see and watch! Nanay, gaano po kalaking goiter niyo sinasalat niyo, hindi niyo na makapa. Mga ganyan, hindi niya po ma-describe kung gaano kalaking. Importante, wala na, tinunaw na ni Jesus. God bless you po, Nanay. Ano nangyari? Man of God, si Nanay Teresa po ay bunga po ng telebisyon. Ayon po sa kanya, siya po ay pumunta dito na may breast cancer, siya po ay may UTI, siya po ay may diabetes, siya po ay bingi ang kanya pong tenga, both left and right po. Pero purihin po ang Panginoon, kanina po, nung kayo po'y nanalangin, sumabay siya, nagpatawad po siya ng marami pong nagkasala sa kanya. Kaya purihin po ang Diyos, we wipe out po lahat ng Lord ang kanyang sakit karamdaman. Siya po'y pinagaling ng ating Panginoong Jesus. Ito po yung nakakatawa rito. So siya ay bingi. Eh, paano kayo nagkaunawaan? Ayun yung magandang sagot. Yun yung hinahanap kong sagot. Nakuha niyo po yun. E bingi nga ro, dalawang tenga. Paano sila nagkaunawa? Yung ano, nanalangin ako, kaya magaling na nga siya. Kumusta na po kayo, Nanay? Okay na po ako. Ako ngayon. Hindi na kayo bingi? Nakakabinig na ako. Mahusay na rin ang aking mata. Nakakaring na daw niya. Ayun pong sakit ng dibdib niyo. Nawala na rin po. Ngayon, kanina masikip talaga ang dibdib ko at saka may breast cancer po ako. Okay na po. Ako ngayon. Mahilang pumalakpak yung mga tao rito. Mahilang sumigaw mga tao rito. Mag-iisang taon na daw pong sumasakit po yung kaliwang tuhod po niya. At hirap daw po siyang ihakbang ito. Ngunit ngayon po maayos na po ito. At yung kanya pong kanang braso, hindi niya daw po ito maitaas. Mahigit, mag-iisang taon na din po. Pero ngayon na itataas na po niya ito, pinagaling po siya ng ating Diyos na buhay. Tapos yung nararamdaman naman niya, wala na rin. Magaling na po ako. Nagpapasalamat lang po ako kasi po, napakabuti po ng Diyos. Dakila po ang kanya pong kapangyarihan. Napakabuti po niya sa kanya pong karunungan. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Jesucristo dahil po, nandiyan po kayo, totoo po talaga po kayong Diyos. Totoo po kayong ginamit ng Diyos. Na, sino gumamot sa iyo? Si Jesus po. God bless you. Man of God, si Brother Glenn po ay na-diagnose ng doktor na 8 years po siyang may sakit sa pag-iisip. Nag-undergo po siya ng medication, pero wala po itong nangyari. Ang epekto po nito sa kanya, na may mental block po siya. Sa trabaho po, apektado po yung kanyang pag-iisip. Maraming beses na siya'y natutulala, kaya wala po sa ayos yung kanyang trabaho. But praise the Lord, napanood daw po niya kayo sa Facebook. Ito po ang naging daan, mula po Bulacan, pumunta po siya rito. Actually, dumadalo po siya sa ibang fellowship. Purihin po ang Panginoon, sangayon po sa kanya, pagkatapos daw po ninyong manalangin, para daw pong may pumatong sa kanyang ulunan, na para pakiramdam niya may inaayos sa kanyang pag-iisip. Purihin ang Diyos na buhay, ngayon po naging maliwalas ang kanyang pag-iisip, pinalaya po siya ng ating Panginoon. Saan ka sa Bulacan? Santa Maria po. Santa Maria. So, nakaka-amaze yung testimony mo.
Sasabihin ng galingan mong fellowship, anong ginawa nila sa'yo para tulungan ka? Pinagpipray lang po. Ano nangyari sa'yo? Ano lang po, wala naman po. Normal lang po. At least they have done their best. But that is not enough. Mumabalik pa rin po yung ano. Kumusta ka na ngayon? Okay naman po, maliwalas na po yung pag-iisip. Iba na yung isip mo ngayon. Opo, okay. Maliwanag na. Magaan na. Magaan na po. Maginhawa ka na. Opo. Sino gumamot sa'yo? Si Jesus Christ po. Our Lord and Savior. Kailan po ang ginawa po ng Diyos sa buhay po nilang mag-ina? Actually, galing pa po sila ng Korea. Korea? Saan sa Korea? Sa Seoul po. Sa South Korea. At dumating lamang po sila nung nakaraang Friday. At meron po silang mag-ina ng cancer. Si ate po ay 49 years old at meron po siyang breast cancer. At yung kanyang anak naman po si Micah na 13 years old. And by the age of 11 years old ay natagpuan na meron daw po siyang cancer. 8 chemo sessions mula po sa kanyang cancer na natagpuan po sa kanyang wrist. At natapos po siya nung last October. Pero nung netong June po ay natagpuan po muli na meron naman daw pong cancer po na kumalat po sa kanyang baga. Kaya naka-undergo na po siya ng 4 chemo sessions po ngayon. Kaya ayaw po siyang payagan ng kanyang doktor dahil nag-undergo po siya sa treatment. Pero nung yung kanyang nanay po, nung simula po nung June na ang kanyang anak ay muling natagpuan na meron pong cancer, nagsimula na daw po na manood na inyong turo. At ayon nga po sa kanyang patotoo na tuwing nagki-chemotherapy po ang kanyang anak, suka daw po ito ng suka. Hindi daw po ito makatayo sa tindi po ng effect ng chemotherapy sa kanyang buong pangangatawan. At ayon po kay nanay, lagi na daw po sinasaksak sa kanyang anak yung turo't aral po ninyo. At ayon po kay Micah, naging pangalawang bahay niya na daw po yung ospital. Pero sabi po ko na kanyang nanay, hindi anak, pupunta tayo ng oras ng himala. At pagdating natin doon, patay na yung cancer mo. Kaya nakiusap po sila sa doktor na payagan po silang biyumahe dahil ayon po sa kanila, maipanalangin nyo lang daw po sila, sila daw po'y gagaling. At kanina po, sa katunayan nga po, nakita ko po si Micah nung kakarating na pa lang po sa lugar pong ito, parang po siyang lantang gulay. Hindi po siya makatayo. Pero praise God, kanina po lingkod ng Diyos nung kayo po'y nanalangin, kanina pa po nakatayo si Micah. At tinanong ko siya, what is the pain that you have been suffering from your disease? Sabi niya, I have a hard time breathing, but now I feel free breathing. Tanda po na siya po'y pinagaling natin Diyos na buhay. At si nanay naman po simula nung June na siya po'y nakinig na inyong aral at turo, ay nahirapan daw po siyang itaas ang kanyang kamay at sumasakit pong kanyang tagiliran dahil meron po natagpuan sa kanyang lymph node na 18 na meron pa rin pong cancer at ito po'y tinanggal. Pero simula nung siya po'y nakinig na inyong aral at turo, na itataas niya na po ang kanyang kamay. At ayon po sa kanya kanina lingkod ng Diyos, nung kayo po'y nananalangin, lahat po'y nagagawa niya na, nakakalukso na siya, nakakalakad, nakakatayo. Siya po'y pinagaling natin Diyos na buhay. At ayon sa mag-inang ito, uuwi kami ng Korea na patay ng aming cancer. Glory to God. So what happened to you? Lung cancer. Lung cancer. So what's your feeling now? Okay. Are you fine? Yes. Sino sa inyo naniniwalang pwede kong bumiyahe? Do you believe you are healed? Yes. Why you say that? Because God protects me. You experience God? Yes. You feel the Lord touching your whole being? Yes. And how you feel when He touch you? I feel good. Bumuhos ang luha ng kagalakan sa mga tumanggap ng kagalingan na nagmula pa sa iba't ibang lugar ng Pilipinas, maging sa iba't ibang bansa sa buong mundo. Tunay nga na hindi sila binigo ng ating Panginoong Hesus na dakilang manggagamot dahil ang kagalingan ay kanilang nakamtan. Para patuloy na mapagpala at makatanggap ng himala, maging updated sa lahat ng pangangaral ng mga lingkod ng Diyos, huwag mag-atubiling pumunta dito sa ating main church sa 1069 Edsa Barangay Katipunan, Quezon City. O kaya naman pumunta sa mga bayan kung saan dumadalaw ang mga lingkod ng Diyos. Bisitahin din ang bawat social media accounts ng ministeryo ito kung saan naroroon ang bawat turo't aral ng mga lingkod ng Diyos. Maaaring tumawag sa ating prayer and counseling hotline na may numero 885-46-796 para sa iba pang impormasyon. Ito si Glyza Bariso para sa Victorious News. Walang kinikilingan, walang halong kasinungalingan, pawang kaligtasan lamang.